Hello guys, gagawa na naman tayo ng video ngayon at ang video na gagawin natin ngayon ay kung paano i-set up yung hulog-hulog tubig sa gripo. May nag-comment kasi sa channel ko na kung paano daw i-set up yung hulog-hulog tubig sa gripo. So ito na yun guys, pakita ko muna sa inyo yung mga parts na gagamitan natin. Ito yung Allan timer guys, no? Water timer siya, ito yung ginagamit sa mga water dispenser, yung mga piso-pisong tubig diyan sa mga kanto-kanto. At ito yung device niya guys. At ang pangalawa guys, itong power supply, ito yung 220 volts by 12 volts na power supply. Ito yung gagamitin natin. At pangatlo guys, ito yung coin slot. Ito yung coin slot na gagamitin natin guys kasi kung gagamit tayo ng ganitong coin slot, medyo 50-50 chance ito guys. Sinubukan ko na ito. Gagana lang siya dito sa loob ng bahay pero kung dadalhin mo sa gawas, hindi na siya mag-function, hindi siya mandar doon. Iwan ko lang kung nasa loob ng box na ito, baka umana siya. Pero ito lang gagamitin ko. Pero kailangan pa ito i-set up guys. Pero ito, na-set up ko na ito guys para ready to use na. At yung pang-apat guys, ito yung pang-apat na parts guys na ikabit natin. Tinatawag itong sa solenoid valve. Wala nang marka guys kasi matagal na ito. Electric solenoid valve 12 volts. Ito guys oh. Electric solenoid valve niya 12 volts. Mabili din ito sa Shopee guys, sa Lazada, sa online. Marami ito. Pumili ka lang doon kung anong klase. 1/2 yung size niya guys. Linya ng tubig natin, kadalasan 1/2. At ito guys, ito yung gagawin nating pusit, no? May ilbo siya. Ito yung coupling, nipple, 1 1/2. 1/2 by 1 in 1/2 yung size at saka yung elbow. So, ito na guys. Kung paano ito gagawin guys, panoorin nyo lang. Itong wire guys, ito yung para sa input, power supply input. Saksak natin dyan. At itong wire na ito, kulay pula. Itim at saka white, ito yung sa coin slot. Saksak natin. At ito yung para sa output guys, papunta doon sa solenoid valve. Saksak rin natin. Ayan guys, nakasaksak na yung isa. Wala yan guys. At itong coin slot guys, meron siyang limang wire. Lima yung wire guys. Pero itong dalawang brown guys, wala itong gamit. So ito lang ang gagamitin natin, itong tatlong wire na may kulay itim, puti at saka pula. So ikabit natin dito guys, pagdugtungin natin sila. Kung anong kulay dito sa coin slot, kung kulay puti din ang pagdugtungan natin dito sa ating device. Ayan guys. At itong kulay pula rin. At itong kulay itim, itim din siya guys. Ayan. At ito guys, itong dalawang magkakulay, kulay red, ito yung papunta dito sa power supply natin. Ito yung power supply natin, 12 volts. Walang problema ito guys, kahit magkabaliktad-baliktad siya ng pagkabit mo, walang problema. Kasi meron siyang rectifier diode dito sa loob ng device. Ibig sabihin pwede baliktad-baliktad. Ayan guys, nakakabit na sa power supply. At ito na lang guys. Madali lang ito guys kasi kunti lang yung pagkakabitan mo. Ito yung solenoid valve guys.
Pwede rin itong baliktad-baliktad guys. Wala itong problema kasi magnetic lang naman ito. Kabit natin dyan. At itong isa ikabit natin. So guys, lagyan natin ng tape guys para hindi sila magkadikit-dikit. Guys. At ito guys, meron siyang aro guys. Tingnan natin, meron siyang aro papunta doon, yung aro. So, ibig sabihin, ito yung inlet or ito yung outlet. Sa outlet, ito yung kabit guys. Ayan. Pero lagyan nyo muna ng teflon guys, kung mag ano kayo lagyan ng teflon. Ayan guys. Ganun guys, na dito dito sa kabila yung papunta sa linya ng tubig natin. So ito guys, tapos na guys, ito testing na natin guys. Saksak natin guys dito sa output natin. So ayan guys, umandar na siya guys. So ito yung timer niya guys, no? Kung tingnan natin, meron siyang dalawang button guys, dito at saka dito. Itong button na to, yung pindut-pindutin mo lang para pa-decrease. Ayan, mag-decrease yung count niya. At dito naman sa kabila, mag-increase yung count niya. So ito yung pag-seat mo guys, kung ilang seconds ang i-seat mo sa water window mo. So, nilagyan ko ito ng 30 guys kasi dito sa amin, yung tubig namin, kadalasan dito 2 pesos per container. So 2 pesos per container sa 20 liters na tubig o isang balde na may laman na 20 liters 60 seconds or 1 minute yan guys mapuno. Tapos 2 pesos lang ang bayad. So ibig sabihin yung 1 minute or 60 seconds i-divide mo sa 2 equals 30 guys. So every 30 seconds magbayad ka ng piso, no? Maghulog ka ng piso. Pag tapos yan, magdagdag ka ulit, maghulog ka ulit ng piso para magiging 60 seconds. No? Pag 3 pesos yung singil mo sa isang container sa 20 liters of tubig, kung 3 pesos yung singil mo, so ibig sabihin 60 seconds, i-divide mo sa 3, magiging 20 seconds ang isang piso. Kung 4 na piso naman ang singil mo sa isang container na tubig, so, ibig sabihin, 60 seconds, i-divide mo lang sa 4, so magiging 15 seconds ang bawat piso. Depende lang sa inyo guys. Pero halimbawa, umabot ng 70 seconds yung counts niya, seconds bago mapuno yung container, so doon mo ibase. Kung 70 seconds divided by 2, magiging 35 seconds ang bawat piso. Depende lang sa inyo guys, kayo nang bahala kung ano mag-set up. So, itong Queen's lot guys, piso-piso lang ito guys. No? Sinit up ko ito sa piso-piso. Ibig sabihin, piso lang ang ihulog. So, try natin guys. No? Ito yung butas niya guys. Oh. Dito mo ihulog. Yan. Yan guys. Mandar siya guys. Oh. Yung count niya from 30 seconds pababa. Yan. Pag isang container guys, halimbawa isang container yung sisidlan mo ng tubig, pwede mo dagdagan ulit ng 1 peso. Ayan, mag-count siya. So, bumalik siya sa 40 seconds, 38. So, ganun lang guys. Ito lang guys, ito lang Queen's lot ang gagamitin natin. Medyo sigurado kayo. Eh, kasi ito, hindi ako sigurado. Nakatatlong beses na akong sumubok nito. Pero paglabas ko, ayaw umandar. Pero pag dito na, umandar na siya. So, ito talaga yung magandang gamitin.
Sige guys, itesting muna natin ito sa labas kung function ba itong gadget natin. Ito guys, kunin muna natin ito tapos ipalit natin ito. Ito guys. Tapos ikabit natin dito guys, ikabit natin. Ayan guys, nakabit na. Saksak muna natin dito guys. Ayan guys, nakasaksak na guys. Kita na yung number. Dito ang butas guys. Tingnan natin kung agas ba yun. Ito yung piso. Ayan guys. Magas. Ayan guys, hindi na puno yung balde guys. Kaya dagdagan natin na piso ulit. Ayan guys, magas ulit. Ayan guys, umapaw. Mapaw siya, mapaw. Yan. 20 liters yan guys. So, success guys, success. Okay guys, try natin ulit. Ayan guys. Magas. Ayan guys, kalahati lang kasi piso lang yun eh. Dagdagan natin ng another piso. Ayan guys, magas ulit. Ayan guys, umapaw, umapaw. Ayan. Medyo tumulo dito guys. Tumulo kasi hindi ko nilagyan ng teflon. Temporary lang naman eh. So okay na guys. Salamat guys kung nagustuhan yung video na ito. Sana'y mag-subscribe kayo. Kung hindi pa kayo marunong mag-setup nito kasi may setting. Pagbili nyo dito guys, bumili kayo sa online. Mayroon siyang kasamang instruction kung paano mag-setup nito. Pero kung hindi kayo talaga marunong, pwede tayong gagawa ng video, no? So, ito lang guys. Salamat. Sana mag-subscribe kayo sa video natin.